Hanggang ngayon, karamihan sa atin naniniwala pa na merong pasma. Merong mga lolo at lola na pinapahira ng ihi ang katawan na sinasabing may pasma. Hindi ako naniniwala sa konsepto ng pasma. Ito ang programa na para sa lahat. Wastong kaalaman, yan ang kailangan. Ingatan ang katawan at huwag pabayaan. Ang kalusugan ay ating kayamanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Doc F para sa Stay Healthy. At para sa araw na ito, sa segment nating Sabi ni Lolo, Sabi ni Lola, ang topic natin ay pasma. Ano ba ang pasma? Ito ay hango sa Spanish word na espasmo, na ibig sabihin ay muscle spasm. Pero hindi ito ang konsepto para sa ating mga Pilipino. Para sa atin, ito ay isang folk illness, uniquely Filipino ika nga. Base ito sa interaction ng init or heat at lamig or cold. Ang katawan daw natin ay sinasabing mainit, so hindi dapat ma-expose sa lamig. So hindi dapat ma-expose ang ating katawan sa cold water kapag tayo ay pagod or even sa isang lugar na malamig. Paano ba ito nagsimula? Ito ay hango sa the theory of humors or the theory of hot and cold. Isa itong medical philosophy noong unang panahon. Dito sa theory na ito, lahat ng bagay ay either lamig o init. At para maging malusog ang ating katawan, dapat balanse ang init at lamig sa ating katawan. Pag hindi ito nagawa o hindi ito balanse, tayo ay magkakasakit. So yan ang konsepto ng health and wellness dati. Pag ang isang tao ay pagod, bawal daw maligo. Pag ang isang tao ay ginamit ang kamay sa trabaho at ito ay napagod, bawal ito hugasan. Kapag ikaw ay namalansya, wag daw wag magbuhugas ng kamay pagkatapos. Dahil sabi nila, sabi ni Lolo at sabi ni Lola, magkakapasma daw. Until about the 19th century, ganito ang konsepto natin about health and wellness. Kasabay na mga pamahiin na ito ay yung mga home remedies na ginagawa ng mga Pilipino para makaiwas sa pasma. Meron siyang mga lolo at lola na nagpapahid ng luya o bawang. Meron siyang mga lolo at lola na nagpapahid ng kung ano-anong langis, no, sa area na iniisip nila na pasmado. Meron ding mga lolo at lola dyan na nagbababad ng area ng katawan sa maligamgam na tubig na may asin. At ang pinakamalala, meron mga lolo at lola na pinapahira ng ihi ang katawan na sinasabing may pasma. Ano ang mga simptomas ng sinasabi nilang pasma? Sinasabi nila na ang isang tao ay may pasma kapag pawisan ang kamay or may hand tremors o nanginginig ang mga kamay. As a medical doctor, naniniwala ba ako na mayroong pasma? May basis naman ang the theory of hot and cold. Noon. Pero sa makabagong panahon ngayon, ito ay hindi na widely accepted. Hindi rin ito makikita sa mga medical textbooks. Hindi rin ito tinuturo sa medical schools. All things considered, dahil dyan, hindi ako naniniwala sa konsepto ng pasma. Kung ang pasma ay hindi totoo, ano ang dapat gawin ng isang taong pawisin o nanginginig ang mga kamay? Mapunta tayo sa excessive sweating, no? Yung masyadong pawisin ang kamay. Pwedeng gamitin dito ang iontophoresis. Ito ay machine, no, na non-invasive. Walang tusok, walang karayom na ilalagay, walang gamot na iinumin. It's just a machine, no? Very safe ito. Ang ginagawa nito, it shuts off the sweat glands, no? Pangalawang treatment na pwedeng gawin ay yung Botox injection. So, injection of botulinum toxin. Ito yung ginagamit sa mukha, no? Yung mga taong nagpapaganda, nagpapatanggal ng wrinkles at nagpapa-fresh ng mukha. Pwede rin siyang gamitin para sa excessive sweating. Ang role naman ng Botox injections ay ipag-block ang nerve signals responsible for sweating. Para sa dalawang procedures, si iontophoresis at Botox injections, pareho nitong i-address
yung labis na papawis. Ngunit, parehong procedures ang iontophoresis at Botox injections ay kailangan ng retreatments. Ibig sabihin, kailangan bumalik sa doktor para gawin ulit ang procedures para sustained ang effect. Mapunta naman tayo sa shaking of the hands or hand tremors o panginig ng mga kamay. Ito ay pwedeng manifestation ng isang thyroid problem. Mabuti na magpasuri sa isang endocrinologist para malaman kung kailangan gamutin yung iyong thyroid problem. Pwede rin naman ito yung tinatawag na carpal tunnel syndrome, isang kondisyon in which the median nerve is caught in between the muscles. So, kung ikaw ay ma-diagnose na may carpal tunnel syndrome, kailangan mo na isang rehabilitation medicine specialist para makapaggawa ng isang programa na physical therapy para sa'yo. Ano ba ang takeaways natin para sa episode na ito? 1. Ang pasma ay konsepto noong unang panahon. Pinasa from one generation to another, hanggang ngayon karamihan sa atin naniniwala pa na merong pasma. 2. Sa makabagong panahon ngayon ng medisina, hindi na widely accepted ang pasma. Hindi rin ito makikita sa mga medical textbooks, hindi rin ito tinuturo sa mga medical schools. Kaya kung tatanungin niyo ako kung meron ba talagang pasma, hindi ako naniniwala sa konsepto na ito. 3. Kung ikaw ay may kamay na nagpapawis o nanginginig, huwag isipin na ito ay pasma. Mainam na magpakonsulta sa isang doktor para malaman kung ito ay manifestation ng isang sakit. In doing so, ikaw ay magbibigyan ng tamang diagnosis at treatment sa iyong kondisyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. And hit that notification bell para ma-update ka kung meron kaming bagong episodes. Saan mang panig kayo ng mundo naroon ngayon, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Doc F nagsasabing, stay healthy everyone!